It's the heart, not the skill. Ang puso, hindi yung galing. Sa opisina po namin sa SACOP, Social Action Center of Pampanga, pagpasok po ninyo doon sa opisina, may makikita po kayong image ni Jesus. It's made of beautiful wood. Mapasyal kayo. Look for that image sa main office. Malapit yun sa main entrance ng SACOP. Nung we were there, we were confused about the meaning of the image. Di ba po dito sa simbahan natin, sa Holy Cross, at sa ibang mga simbahan, pag Sacred Heart, tama ko ba yan? Pag Good Shepherd, tama? Very clear. Pag Crucified Christ, no? Yung image ni Jesus doon, parang ang biro nga namin, 2-in-1. Bakit po? Ang image ni Jesus, nakatayo, Sacred Heart, nakalabas ang kanyang puso. Pero, may hawak siyang sheep. May hawak siyang tupa. At dito sa paan niya, may tupa. Tapos yung kanyang foundation eh, parang volcano na pumutok. Ganun. Solid na kahoy po yan. Tapos, image of Jesus. Sabi namin, parang may confusion. Parang in terms of image, images of our faith. Parang 2-in-1. Good Shepherd na, Sacred Heart pa. Reading the Gospel this afternoon, I understood what that image of SACOP in the Office of Social Action Pampanga meant. Because we are called to lead like a shepherd, not because of our skill, not because of our training, not of our education, but because of the formation of our heart. It is the heart, not the skill. There is the expression, shepherd them, O Lord, according to your heart. The heart of a good shepherd. Ang puso ng isang mabuting pastol. Ngayon ko po naintindihan, to be a good shepherd, to be a good leader, hindi yung magaling ka o matas lang ang pinag-aralan mo o you are bemedaled, no? It's more so about the heart. It is our situation today that led to the feeding of the 5,000. Hindi man po yung the skill of how many bread and fish you can produce. It is the heart of Jesus recognizing the need of the people. If you attended Mass yesterday, the Gospel is about the arrest of John the Baptist. And as Jesus started His ministry, when John was arrested, I would see that He saw the people looking for a shepherd. Nung nakita niyang maraming tao, at least 5,000 siguro dito, they were like sheep without a shepherd. And He took pity on them. Tignan po ninyo, He taught them, tinuro niya, no? Magaling eh. He taught them, He healed the sick, and yet there is one thing that He recognized. Gutom ang mga tao. Jesus did not only recognize their hunger for intelligence or spiritual learning or the hunger of the people in terms of physical health, but the literal hunger of the people, kumukulo ang tiyan ng mga tao, that is concerned, baka pag umuwi yan, they will collapse along the way. That is the heart, the sacred heart of a good shepherd. Though we know that we are not God, we cannot save the world, but God will. We are not God, there is God
and we are not that God. But as long as we sincerely give ourselves with the heart of a shepherd, why will we be afraid? Sabi nga nung expression, you do not have to feed the 5,000. Just give your 5 bread and 2 fish. And Jesus will take care of the rest. Kunyari, may malaki tayong project, may malaking problema sa parokya, may malaking pangangailangan. Hindi naman kailangan nating sagutin lahat. Just give your share. Kung may limang tinapay ka, 2 isda, start there. And the miracle will not be upon us. It is already in the hands of God. Like a sheep without a shepherd, a body without a head, John the Baptist was arrested yesterday in our gospel. They lost their shepherd, and this time Jesus stood for them to lead them and continue the mission in a level of the mission of the Christ. Mayroon pong isang TED Talk. Yung TED Talk parang lectures about 17 to 20 minutes lang po yan. Ang speaker po minsan, si Simon Sinek. Ang title ng kanyang lecture, Why Good Leaders Make You Feel Safe. Ang isang tunay na leader, nararamdaman mo ligtas ka. You are not threatened by the leader. Hindi ka natatakot at hindi siya kinakatakutan. But on the other way around, pag dumating ka as a leader, isang magulang, isang pare, isang boss o kumpanya, people feel safe when you are around. He talked about the early days and early times of our human existence. Nung mga tao na bubuhay pa sa mga tribo, wala pang government, wala pang simbahan, wala pang politics, wala pang institutions. Ang mga tao, nakatira po sila sa kagubatan. Paano po sila natutulog sama-sama in the middle of the jungle, in the forest? Usually siguro meron silang fire in the middle. Paano po nakakatulog na masarap ang mga bata, mga magulang, mga matatanda? Nakakatakot po noong unang panahon. Wala po silang pader, wala silang bakod, wala silang lock, wala silang protection. They are in the middle of the forest. Pwedeng pumasok yung mga ahas, pwedeng pumasok yung mga lions, pwedeng biglang umulan o mabasa sila, no? They are open to nature and the rough movements of nature. Alam niyo po bakit sila nakakatulog in the middle of the dark jungle? Because they know they have a tribal leader who is awake. A tribal leader at that time, hindi po siya natutulog o may kasama siyang hindi natutulog, binabantayan ang kanilang tribo so that they could sleep well. Mayroong kinwento sa isang incidents, nakuha po dun sa camera ng isang US military in their operation, I think, in Iraq. They rescued a group of young soldiers. They were escorting a Iraqi officer, or Iraqi political leader, and they were escorting him in a very dangerous trail. Na-ambush sila. And then, dumating po yung isang helicopter to pick up the wounded, mga nabaril. Tapos from, makikita po yung firefighting, no? Nang bumababa yung helicopter, yung piloto, meron siyang camera. Nagkakaroon po ng barilan. Nung bumaba yung helicopter, maalikabok, they are in the desert. Dumating ang isang kapitan, officer,
of the army, makikita mo po yung kanyang position, no? Mayroon po siyang officer po siya. Karga-karga niya yung isang nabarel na sundalo. Isinakay niya sa helicopter. At bago niya po iniwan ang kanyang sundalo, bago po siya nagbalik doon sa labanan, kinis niya po yung ulo ng kanyang sundalo. And then, itapped him. Maraming po sugat yung sundalo. And then, bumaba na po siya sa helicopter and he continued fighting with his people. Alam niyo po yung captain na yon? He was given a medal of honor. Not because they won the fight or that moment, but it was an example of true leadership when you can feel safe because he cares for you from his heart. A good shepherd and a good leader loves his people. Love is not only romantic. Yung pagmamahal, hindi lang boyfriend, girlfriend, yung romantic na mga moving binapanood natin. Hindi po. Ang tunay na pagmamahal ay when I care for you, I care for your safety, I care for your goodness. Ang tunay na pagmamahal, parang pagmamahal po ng Diyos sa ating lahat. Ang pagmamahal ng magkakapatid, magkakaibigan. And this is the heart, not the skill that we really celebrate. Yung skill, pwede kang mag-seminar. Yung skill, pwede kang mag-training. Pwede ka pang mag-aral. Pero yung magandang puso, nanggagaling po sa halimbawa ng pagmamahal ng Diyos. Si Jesus, our Shepherd. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.